Blanca Totohara. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan! Isang prestihiyosong parangal ang nakamit ni Colonel Lope Dagoy, ang naging battalion commander ng United Nations Philippine Contingent Peacekeeping Force na inabot ng malakas na lindol sa bansang Haiti noong Agosto 22, 2009. Natamo ni Colonel Dagoy ang Presidential Lingkod Bayan Award mula kay Pangulong Benigno Aquino III sa Malacañang Hall noong October 15, 2010. Si Colonel Lope Dagoy ay miyembro ng PMA Class 1987, ay ipinanganak noong Marso 22, 1964 sa isang barangay sa Glan, Sarangani, South Cotabato. Siya ay pang-anim na anak ng kanyang inang si Lourdes Celiona at ng kanyang amang magsasaka na si Desiderio Cyre Dagoy. Si Colonel Lope Dagoy ay nagtapos ng elementary at high school sa Notre Dame of Glan sa South Cotabato. Ikinuwento ni Dagoy ang kanyang mga pangarap noong siya ay bata pa. Ang kanyang pangarap umano ay maging isang certified public accountant at maging isang abogado. Pero sadyang mailap ang pagkakataon sa atin dahil alam mo siyam kaming magkakapatid at pang-anim ako. So ibig sabihin na hirap din yung aking ang parents ko na itaguyod kaming lahat. Ano, biruin mo, college siyam. So imbes na mag-college tayo para makuha natin yung gustong mangyari, pumasok muna tayo sa vocational school. Habang naghahanap ng magandang pagkakataon na baka sakaling later on ay makapag-college pa rin tayo ng kursong gusto natin makuha. Ayon pa kay Dagoy, pagkatapos ng kanyang high school, siya ay kumuha muna ng automotive at siya ay nagtapos ng kanyang vocational course sa Glan School of Arts and Trade noong 1980. At habang nasa vocational ng automotive ay may nakilala siyang isang sundalo na hindi niya makakalimutan na siyang nagpabago ng kanyang tadhana at kung paano siya nagsimulang maglingkod bilang kawal at opisyal na nagtapos sa pamosong Philippine Military Academy. Pero habang ako ay nagbo-vocational noon bing ng automotive, may nakilala akong sundalo na na-destino doon sa amin, isang batalyon yon. At yung driver ng EXO, hindi ko talaga malimutan yon. Ilang taong ka noon? Ako ay ay 18 siguro o 19, mga ganon. At yung sundalo na yon, alam mo yung tadhana talagang ano, si Bandong. Sundalo yon na naging Medal of Valor awardee. Naging official din yun later on, yung pag-graduate ko ng PMA na. Pero yun nga, naging classmate ko siya, kaklase ko siya. Na siya ang nagbigay ng application form sa akin ng PMA. Sabi niya, "Lops, baka kayang-kaya mo itong ipasa. Mag-exam tayo dito, samahan mo ako." Sabi ko, paano ba to? Alam mo dun sa lugar namin, sa Sarangani, hindi naman ganun kadali yung kumuha ng application form. Mahirap pa noon, Bing. Talagang mahirap kumuha ng application form sa PMA. Ay, hindi tulad ngayon. No? Pinamamahagi talaga. So, nung nai-apply namin yun, karoon kami ng permit at nag-exam kami, hindi siya pumasa. Ako ngayon ang pumasa. Medyo hindi siya ganun kagaling. So, medyo hindi siya pumasa. So nung pumasa, paalis na ako, talagang kami magbarkada noon. Naging magkaibigan kaming malapit. Talagang sinunop niya ako. Sabi niya, isang araw, pagbalik mo, official ka na. Ako ang unang-unang sasaludo sa'yo, sabi niya. So sabi ko, hindi, mag-official ka. Hindi lang naman sa PMA ang paraan. Sabi niya, bahala na kung ano man ang mangyari. So, yun nga, pagbalik tenyente ko,
Pagbalik ko, tenyente na ako. Hindi ko na siya naabutan kasi nalipat na sila. Matagal na panahon na bago kami nagkita ulit. Aksidente pa dito sa Port Bonifacio noon. Kung magkita kaming muli, ay ano na siya, nagpo-provisionary, officer na siya, nagtitraining na siya for CAD. No? At sabi niya, magiging tenyente na siya, ma-assign siya sa Cagayan Valley. So, sige, di sabi ko, good luck, ingat, lumabas muna kami. At nagpaalaman. Susunod na nalaman ko ay yung kanyang unit ay na-encuentro yung siguro yung pinaka SDG o Centro de Gravidad Platoon noong region siguro doon sa Cagayan Valley. At balita ko nawalop yung kanyang yung platoon dahil sa pagkikipaglaban sa sobrang dami ng kalaban. At ang order niya ay nag-request siya ng fire support, no, artillery support. Ang sabi niya, fire at my position. So, pinabagsak talaga niya doon sa location niya dahil pinatakbo na niya yung mga sugatan niyang kasama. Sabi niya, ako nang bahala, tumakbo na kayo habang may pagkakataon pa kayong may pag-asa pang mabuhay kaysa maubos sila. So, pinaalis niya yung mga kayang umalis. Yung ni-request daw niya ay fire at my position. So, talagang namangha ako doon sa ginawang katapangan na ginawa niya. Ako ay na-challenge yung personal ego ko. Na-touch ako doon. Kaibigan ko siyang lubos. At napakatapang niya. Para bang sabi ko, kaya-kaya nating tumbasan yung katapangan na ganun. So, anong naging unang mission mo? Immediately ako naghanap ng assignment na ano na kung saan may action dapat. Pagdating pag-graduate namin noon Bing ay sa Samaragod ako na-assign pero pagdating namin sa division, wala pang division noon, parang brigade separate pa lang yun. Doon kami sa Leyte nilagay. Doon ako sa Leyte na-assign. Pero ganun din, malaman din yung lugar na pinaglagyan sa amin, pinag-destinuhan sa akin. Doon sa 43rd IB. So nakatikim ka doon ng blessing of fire? Doon ako unang nakatikim ng ambush. Yun, yung foot ambush. So far sa career ko, Bing, tatlong ambush cases na ang dinanas ko, no? Isang, yun, put ambush nung ako'y tenyente pa. Yung pangalawa, yung vehicular ambush nung ako'y major doon sa Samar. Yun ang matindi kasi ang dami nilang tumambang sa amin. Nasa isang vehicle ako. Sa isang Hammer vehicle. At may namatay ako na isang tao. Yun ang pinaka-medyo mabigat na hindi ko makalimutan sa buhay ko. At yung pangalawa ay yung mga roadside bombing doon sa Masbate. Ang unang-unang na roadside bombing nung kami pinadala doon, ako mismo. So yung eleksyon, ng eleksyon. Yung eleksyon yun. Approaching towards eleksyon na yun. Yung eleksyon ng pampanguluhan sa 2010. Yeah. Ito yung manggagaling ka na sa Haiti. Yes, yes. Sumayin niyo ang unang bahagi sa mga kwento ng kanyang buhay at pag-ibig sa larangan ng kanyang paglilingkod sa bayan, ang nagtamo ng Presidential Lingkod Bayan Award, Colonel Lope Dagoy. Siya ay aming inihahalin tulad sa mga buhay na bayaning maituturing. Isa siya sa mga kawal na tapat na naglilingkod sa bayan, kaya't siya ay aming binibigyan ng pagpupugay bilang sundalo sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayaan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng Linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV.
ito ang katotohanan!